nag-occupy dyan ay ating papag-aralan ano itong G70 GBank-TM at ang relasyon nito sa tinatawag na KKNMI, Kapitanan ng mga katutubong mamamaya ng Maharlika Incorporated. Ano ang ito? At ano ang istruktura ng organisasyong ito? At ano ang mga programa nito para sa sangkatauhan, hindi lang sa mga Maharlikan? Okay? At yung others ay isisingit na lang natin ano po yung huli. Yun ang pinakamahalagang topic sa ngayon, no? Ng orientation. At siguro yung iba nag-iisip din, ano bang mapapakinabang dyan? Kaya isa din sa ating discussion ay ano ang mga benepisyo ng maging member dito o maging officer. Okay? At yun ang inaabang-abangan ng mga marami, no? So, ngayong umaga, ang una nating i-discuss ay ano ang G70 GBank-TM at ano ang KKNMI. Ang G70 GBank-TM po ay siya ang world grantor, no? Siya ang grantor ng humanitarian development program, hindi lamang sa Maharlika, sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil po, ay ito ay mayroon ng batas noong 1976. Ang Divino Gobyerno ay may batas na noong 1976 at yan ay pinagtibay ng 77 indigenous countries sa panahon ni Marcos. At yan ang tinatawag ngayon na World Bill 4176. Batas po yan. Okay? Kaya yung Republic Act ng Indigenous, matibay po na batas yan. Yan ang ating authority. Yan ang ating authority. Dahil we are not supposed to be kalaban ng gobyerno, kundi tayo mismo ay kabahagi ng gobyerno. Tayo ay may independent governance, ang indigenous, okay, sa pamagitan ng World Bill 4176. At kung kaya nga, maraming bansa na nga ngayon ang pumupunta sa Pilipinas na nagpapa-accredit na magkaroon sila ng financial assistance through digital currency kagaya ng South Africa. Okay? So, ang G70 GBank-TM ay isang bangko na ang kanyang binabak-upan o ang binabak-up niya ay ang kanyang mga gold. Ito ang nabubukod-tangi na digital bank sa buong mundo na mayroong backup ng gold. At dito po yan sa Pilipinas. Wala po yan sa ibang bansa. Dito po yan sa Maharlika. Yung grantor, ang edad niya ngayon ay 162. Yan ang edad niya. Buhay pa siya hanggang ngayon. Si Marcos, naging instrumento lamang ng kayamanan ng mga Maharlikan para ito'y ma-secure sa panahon ni Marcos. At ngayon na, yan ang itinagugulo ng lahat ng mga bangko sa buong mundo ngayon na wala na silang backup dahil si Marcos nagpahiram lamang ng 50 years sa pamamagitan ng tinatawag na Bilateral Minefield Breakthrough Successors Agreement noong 1949. Okay? After World War II. At yan ay naglapse na. Wala na silang backup dahil nagkatagulo ngayon ng mga central bank. In fact, mayroong tinatawag na mandatory order. Ano itong mga mandatory order? Galing kay grantor, ang mandatory order ay inordera na ang Pentagon, ang United Nations, na gamitin na ang digital currency at magkabil sila ng funding sa G70 GBank-TM. Inordera na ang mga presidente at mga prime ministers na magkabil na sila ng system. Inordera na ang mga central bank. Kahit ang ating Supreme Court dito, may mandatory order po yan. Okay? So lahat yan po ay may mandatory order. At kung gusto niyo pong mabasa yung mandatory order, ipapasa ko po mamaya doon sa ating group chat. At inyo pong i-download at basahin po natin. Ibig sabihin, kung magtatanong po sa inyo, rehistrado ba ang G70 GBank-TM sa SEC? Hindi po. Bakit hindi? Yun lagi ang ating nasa isip. Pagka ang isang grupo, isang organisasyon, dapat nakarehistro sa SEC. Mayroong exemption sa rule, yan ay Republic Act 8791, na ang isang bangko o ang isang financial institution hindi kinakailangang mag-rehistro ng kanyang bylaws sa Securities and Exchange Commission. Section 14 ng Republic Act 8791. Okay? So,
exempted po yan ang GCB Digibank Team as a financial institution, grantor ng lahat ng humanitarian program sa buong mundo. Okay? So, yung programa nito dito sa Pilipinas, ganyan din ang magiging programa sa ibang bansa pagdating ng araw at malapit na. Okay? Inaantay na lamang yung bilang ng mga Pilipino na mag-accredit dito. Dahil kawawa man lang kung mag-usignal at maraming Pilipino hindi membro, maraming magugutom, maraming namamatay. Supposed to be ang ating local government units, mayroon na rin mandatory order na mag-abil sila. Magbigay sila ng letter of intent para sila mabigyan ng pundo. Dahil sa totoo lang, itong mga pera na hawak natin sa ngayon, wala pong value yan. Anything that is not back up with gold, o walang value, kahit i-multiply po ba ng trillion, quadrillion, sextillion, ano bang million na yan, zero pa rin yan. Okay? Umiikot lamang ngayon yan dahil yan ang kasalukuyang ating nagaganap. Pero once na nag-order na ng cut-off, deadline, naalala po ba natin na pagka ang ating gobyerno ay nagsabi na demonetize na ang ganitong pera, may bibili pa ba natin? In fact, ang ating constitution ay mayroong batas na darating ang panahon na magkakaroon demonetization ng ating pananalapi. Okay? So, yan po, no? So, ano naman itong KKMMI? Kapisanan ng mga katutubong mamamayan ng Maharlika Incorporated. Ito po ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission noong 2019. Membro na rin po tayo. Tayo po ay officer na rin yan noong 2019. G7 Digibank 10, 2019 din tayo nagpa-member. Okay? So, sa dami nating in-organize na yung mga account ni Marcos, eh, kasama ito sa ating na-organize, no? Walang problema yung mga organisasyon noon kay Marcos na in-organize natin, People's Congress, yung mga federalism, lahat ng yon, no? Walang problema yon. Anong may problema? Doon sa kiniklaim na account. Wala na silang matiklaim na account kahit isang singkong duling. Kahit sila Imerdan, in-organize natin regionally yung official Maharlika Association ni Imelda. Imelda Marcos, may nangyari ba? Walang nangyari. Bakit? Lahat ng mga Marcos account, sinarado lahat. Wala nang makaklaim. Nandun na sa mother account. Saan ang mother account? Nandun sa grantor. Sino ang grantor? Ay, makikilala nyo yan pagdating na. Kung mayroon kayong system, makikilala nyo kung sino yung grantor ang pakakausap nyo. Kilalang kilala nyo yan. Kilang kilala natin mula pag grade 1. Okay? So, ibig sabihin, ay yan yung relasyon ng KKMI at G7 Digibank Team. Ang KKMMI ang nabubukod-tangi na asosasyon or NGO na pinagkatiwalaan ng G7 Digibank Team ng December lang ng 943 trillion US dollars digitally na siyang gagamitin dito sa programang ito. At ang KKMMI po, ang saklaw ay hindi lamang Pilipinas, kundi saklaw yung 77 indigenous countries na pumirma noong 1976 doon sa batas na naging batas na 4176. Okay? Kaya ang KKMI din ang magtuturo sa ibang bansa nitong system na ito, tayo ang magtuturo sa kanila sa para hindi sila magutom, maka-abuse sila ng system. Okay? So, itong KKMMI ay siya yung napagkatiwalaan kasi ang kanyang programa sa sangkatauhan ay kaparehas ng programa ng grantor. At sa hinanap ng mga NGO sa buong Pilipinas, ito lang ang KKMI ang nakitaan na wala man lang isang singkong duling na hiningi kahit yung ID. Yung iba, magpapa-organize. Sisingilin ka 500 sa ID, 200 sa ID, 300 sa ID. Ang KKMI, walang ganon. Puro sakripisyo ng mga officers. Kaya siya ang napili ni Lolo, ng grantor, na ipatupad yung kanyang programa sa sangkatauhan. Okay? Kaya mayroon na ang KKMI na 943 trillion US dollars sa kanyang account na ready na gamitin. Okay?
At yan yung ginawa ng mga NBI doon sa Cavite. Kaya yung mga nag-organize ng G7, pinaghuhuli yung 17. Ayan ang mga, kahit mag-YouTube kayo, makikita nyo, binalita sa GMA noong around February or January and February, between January and February, na may nahuli na 17 katao doon sa General Trias dahil sa pag-organize ng G7. Syndicated scam. Anong nangyari? Binalita ba kung ano ang nangyari kasunod noon? Hindi na. Bakit? Anong nangyari sa 17? Hindi na tagal, pinalaya ng NBI. Okay. Tayo hindi po tayo nagmamalaki dahil masama po yung magmalaki. Tayo gumagawa para sa katauhan. Para makinabang ang buong sambayanan ng programang ito. Okay? So ano ang mga programa ng TKMI? G70TM. Libreng pabahay, lupa sa walang lupa, libreng paaral, mura, kinder hanggang taas, na mayroon pang alawan. Livelihood. Okay? At mamay pag-usapan natin yung sentro ng livelihood sa ngayon. Okay? Yan po ang programa, ilan sa mga programa ng KKMMI. Dahil walang tigil ang pondo na ilalagay ng grantor sa KKMMI. Okay? Kaya dito maraming benepisyo ang magkakaroon ang mga tao. Pero bago tingnan natin yung benepisyo, yun ang ating pahuli. Kasi baka pag narinig natin yung benepisyo, mag-uwi na tayo. O, ganyan pala ang benepisyo, hindi na natin narinig yung ibang mahalaga. Ngayon ang dapat ituro din sa tao. Okay? Structure. Punta tayo sa structure ng ating asosasyon o organisasyon. KKMMI. Ang structure po natin, pinamumunuan ng pinakamataas. Walang iba kundi si Dr. Julian Salobre Canonoy. Okay? Doctor of Education, no? At siya rin ay isang dato. Katutubo din siya eh. So, siya ang ating pinakahed. Sumunod yung mga national, mga executive officer niya, vice chairman, secretary, blablabla, pasunod. And then mga national director, national coordinator, regional director, assistant regional director, or deputy regional director, provincial directors, at assistant provincial directors, municipal administrator, barangay administrator, yun po, no? So bago ang lahat, bago natin tingnan yun, no? Gusto kong ipakilala sa inyo na si Sir Denny Goro ang atin na ngayong bagong provincial director. Okay? At tawag ito, nung makaraan kasi ako ang umaakto dito as provincial director, ay ngayon na ipromote tayo dun sa regional. So, yun naman ay hindi natin hiningi. Siguro nakikita na tayo nagtatabang. So, gusto rin natin pasalamatin si Sanggunang Bayan Fernando dahil kinalaw niya ang kanyang malawak na lugar para tayo makapagdaos itong orientation na ito. Okay? At ngayon, isa po itong privilegio na isang official ng government, no, na narinig ito. No? Actually, we are not against government. Okay? Kasi mag-i-exist naman yung civil government. Yung ating governance kasi ay para sa tribal governance. Okay, mag-i-exist yan, no? Kaya ang priority natin yung mga tribal. Okay? So, itong structure na ito, ang barangay, ay ang lahat ng structure, no? Sa taas, from regional down to barangay, at least 15 officers. Siguro kabisado na natin yung lahat ng mga officers. No? At magkakaiba lamang ito sa barangay kasi ang barangay, depende sa number ng kanyang sityo. Kung ang isang barangay, halimbawa ang Tabugon, ilan ba ang sityo ng Tabugon? Purok or purok? Sityo or purok? Apat na purok. So, mangangailangan siya ng apat na coordinators. Siya po, yung mga coordinators po yan, ay magre-report sa chief, sa barangay admin, administrator, and then the barangay re-report doon sa municipal, municipal re-report sa provincial, provincial re-report sa regional, regional to national. Yan po ang protocol doon sa reporting, no?
So ano po ang benepisyo ng mga member? Sino po ang pwedeng maging member? At paano maging member? So unahin natin muna yung unang tanong. Sino? Sino ang pwedeng maging member? Lahat po ay welcome. Wala pong itinatanggi tayo. Kakampi o kalaban, dapat tanggapin. Hindi tayo politika. Kaya kahit kalaban natin yan, dapat tanggapin natin. Pag gustong sumali. Okay? Kasi pag nalaman ng grantor na hindi natin pinasali yung gustong sumali, baka tayo ang tanggalin. Okay, sino ang pwede maging miyembro? Lahat ng mga Pilipino na gustong magmiyembro, nag-edad siyam, pataas. Kahit siya'y nakarantay pa sa banig, pwede pa siya magmiyembro. Pwede, basta huminga pa po. Basta huminga pa po. Kahit nakarantay na sa banig, pwede pang magmiyembro. Basta Pilipino, no? Yung iba nga ay nasa ibang bansa, nakakapamiyembro pa. Okay. So, 9 years old, pataas. Okay. Ano ang benepisyo ng miyembro? Ha? Yan ang gusto malaman nila. Kasi usually yan ang ating instinct. Pagka gusto natin sumali sa organisasyon, ano bang makukuha natin dyan? Hindi yung ano mabibigay ko dyan. Ha? So, ano ang benepisyo po dyan? May age bracket po. Depende sa edad. Pagka ang edad niya ay siyam hanggang 29, may monthly allowance na siyang tatanggapin at 8,500. Digital currency po ito. Pupunta ito sa account ninyo. Kung kayo may 16 digits na, papasok ito doon sa account. Okay? Hindi ko lang maipakita yung aking gold card kasi ito sa Palawan. Nakalimutan na hindi nila kasi alam na ako'y luluwas nung makaraan. Eh, nauna na sila doon. So, edad 30 hanggang 39, ang monthly allowance na niya ay 7,000. Monthly po yan, monthly. And then, ang ikaw ay edad 40 pataas, ang kanyang tatanggapin na ay 10,500 monthly. Forte pataas. Kaya wala nang maghihirap ng mga Pilipino. Ano pa ang benepisyo? Once ito ay fully implemented na. Once na ito ay fully implemented na. Kasi ang hinahanap lang ng grantor is 10% lang. 10% lang. Ng Pilipino. Pero kung ma-meet natin ng 20%, mas mainam. Nasa 110 million na tayo. Inahanap niya ay 11 million. 11 million lang. Kaya ngayon ay pinapamadali yung pagpa-involve ng member na kahit hindi pa sila mag-activate. Kahit ma-rehistro lang muna. Yan ang hinahanap. Kaya pinapamadali yung mga regional directors, lahat ng may system, ay binibigyan sila ng kuta na 100 a day. Libre po ang pagpamember. Walang bayan. Okay. So, alam na natin kung ano ang benepisyo, allowance. Mayroon pang ibang benepisyo po dyan, mamaya na lang kasi baka himatayin yung iba sa inyo rito. At hindi natin matikman. Okay. Paano magpamember? Atin pong tinitiyak dito na hindi po tayo scam. Dahil mahirap po dito magpamember. Hindi madali po dito magpamember. Ang scam po, madali lang magpamember. Basta may pira ka lang, member ka na. Dito, hindi po ganun. Kinakailangan, kumuha ka ng PSA birth certificate. Pipila ka dun sa ujungan para kumuha ng PSA birth certificate.
kakailangan mo ng NBI. Or police clearance. Kung may NBI ka, huwag kang kumuha ng police clearance. Kung may police clearance ka, huwag ka nang kumuha ng NBI. Pero kung mayroon ka parehas, hindi mas maganda. Alam po ba natin kung bakit ni-require ito? Kuli lang, kami noon walang ganyan. Kasi po, may nakapasok sa G7 Digibank Team at kay KMMI na mayroong 7 count. Yung mga tanong po, mamaya ikunin nyo na lang po para isang setting lang yung open forum. Okay, so police clearance or NBI. Barangay clearance. 2x2 na photo na naka-formal attire ang mga lalaki, naka-nictay, no? Naka-mertana. White ang background. Okay? Ang mga babae, naka-blazer ng black din, at white ang background ng photo. 2x2, tatlong piraso. No? Lahat ng requirements ay tatlong piraso, puro colored. Kung kumuha kayo ng PSA, ipa-scan ng colored. Kung kumuha ng barangay clearance, ipa-scan ng colored. Tatlong piraso. Okay? Ano pa? Resume. Magpiprepare kayo ng resume. Hindi po tayo marunong. Yung mga anak po natin na nag-aral, marunong po yan gumawa ng resume. And then, fill up po kayo ng forms ng GKMMI. Fill up din kayo ng forms ng G7 Digibank PM. Kung gusto nyo mag-military police, fill up nyo yung form ng G7 na military police. Iwalay po yun. Mayroon ding resume yun. Kasi iba ang trabaho nun. Pwede ka maging officer at the same time military police. Okay? And then, ano pa? Mga requirements. Pwede po yung magparehistro lang kayo. Walang bayad po yun. Ang ina-advise kasi ng grantor is kung i-go-signal na niya at wala pa yung 10%, kawawa tayo. Kawawa tayo, lalo yung mga hindi naniwala. At yung mga naninira pa. Kaya huwag po tayong mag-focus dun sa negative. Ang focus natin yung mga gusto na positive. Okay? Huwag natin kinikwin po yung mga negative. Lalo tayong mag-negative. Okay? So, yan po yung mga requirements kung paano magpa-member. So, once na na-rehistro ka na, mayroon tayong tinatawag na 16 digits. Okay? Yan na yung mag-a-appear mo. Lifetime na ID mo yan. Kung mag-a-appear po kayo ng gold card. So, yan po yung mga benefits niyan na magpamembro dito. So ano pa? Kung gusto pa natin na yung ating account ma-activate at gumana yon, gumana yung account mo sa bangko digital, ay dapat mayroon kang revaluation na items na worth 1,000 pesos. Item. Okay. Ano ang revaluation? Kasi dito mandaming nagkakalit na nalilito dito sa revaluation. Ang revaluation po yan, ang ibig sabihin po yan, ay nagkaroon ng panibagong value. No? Yan ang katumbas yan sa old system, yan yung bank deposit or opening account. Kaya paano tutubo ang yung account kung wala kang opening account? Kaya sasabihin natin nila, ay may bayad pala yan. Hindi po yan bayad. Kasi po yan ay pera mo pupunta sa iyong account. At monthly, pwede kang mag-QBC, quick balance check. Basta may 16 digit ka, i-check yun. Oh, magkano na ang na-income ni Juan ngayong buwan na ito? Ba, yung iba, medyo na ang in-income kasi mahigit. Magdalawang taon na sila. Yung kanilang gold card. Million ang account. At sila nakatransact na within the system doon sa may kaliwa. Yung revaluation na yan papasok sa iyong account. Sa ngayon, dahil wala pa tayong system sa Romblon, doon tayo nagpaparehistro sa Palawan dahil sila ay mayroong system. Marami na silang system doon. At yung kanilang kadiwa store doon ay gumagana na. Marami sila kasing nauna doon. Ngayon, yun ang
doon tayo nagpaparehistro. Kaya kung ano, magpaparehistro tayo, pipicturean lang natin, isend doon, registered na. Kung gusto namang mag-avail nung gumana na yung monthly ninyo, magpa-revaluate ng 1,000. Okay? Kung gusto nyo naman na magka-gold card, ang revaluation doon ay 500 pesos at yung barcode ay 100 pesos, 600 pesos. Lahat yan papasok sa iyong account. Kaya hindi yan bayad. Yung gold card walang bayad. Nagbigay ka ng 500, papasok yun sa iyong account. So walang bayad yon. Makikita mo yun sa resibo at doon sa quick balance check na yung 1,000 na doon sa iyo. Yung commodity revaluation, distribution, initiation, yung pinaka-opinakan, papasok sa account mo yun. Makikita mo yun, padadalahan ka nung scan copy ng iyong account. Kagaya nababasa natin sa group chat. Kagaya si John Ray, no? O, si John Ray na-promote as provincial director doon sa Aklan. Eh, gusto niya dito lang. Eh, kuha lang PD ang kwan, ang Aklan. Eh, siya lang kinuha na PD. So, yan po yung kung sino, paano, at anong mga requirements kung paano magpamembro, anong mga benepisyo. Okay? And then, sumunod tayo ay yung mga programa. Ang mga programa ay yung land for the landless, home for the homeless, free education, at kung ano pa, livelihood. Ay mayroon na nga antabay na pondo na 943 trillion dollars ang KKMMI. By the way, pag yan ay na-implement na, ang halaga ng ating Philippine Prime Dollar is 3,500 peso. Itong peso natin, fiat money. So, ibig sabihin, sa dollars yan ay, ilan? Kung 50 pesos ang isang dollar, eh, 17 dollars yan. 17 US dollars ang katumbas ng Philippine Dollar, Philippine Prime Dollar. Makikita nyo yan pagka mayroon kayong gold card. Nandito po yan, nakasulat. So, ano naman po yung ibang program nito? At ang ibang program na siyang ongoing sa ngayon ay yung tinatawag na Kadiwa System o Kadiwa Store. Hindi ito yung Kadiwa ni Marcos. Yung Kadiwa ni Marcos, umiikot yon at nagtitinda ng mga murang bilihin, babayaran mo din. Ano ang kaibahan nitong kadiwa ng KKMI G70-10 sa kadiwa ni Marcos? Ito po yun. Sa sino man na gustong mag-avail ng system o kadiwa system, kasi ito ay isang system, no? Na nakaprogram na ginawa ng grantor. Okay? Sino ang gusto mag-avail? Lahat ng miyembro na G70-10 at KKMI pwedeng mag-avail. Unahin natin ang benepisyo. Ano ang benepisyo ng makakakuha ng system? Ang kanyang sahod ay 1.7 million kada buwan. Parang natutalala tayo. Digital na po ito, digital, puro digital na. Hindi na pupunta sa bulsa. Okay, yung 1.7 million na sasahurin ng nakabil ng system, anong gagawin niya doon? Ang gagawin niya, kukuha siya ng 8 encoder. Bakit encoder? Ay puro system yung hawakan niya. Una, pagpamimbro. Pangalawa, pag-deposit ng mga commodities. CDRI. Yung una ay MR, Master List Registration. Yung pangatlo ay yung quick balance check. O yung mayroon ka ng 16 digit, magche-check ka doon. O pumasok ba yung aking binigay na commodities na 1,000? O makikita mo, nandun doon. And then yung pangapat na system ay mayroong request ka doon sa pangapat yung account information system na magre-request ka ng gold card. Wala kang gold card kasi. Mag-request pa ng gold card. O di kayong gold card mo ay nawala. Request ka ng gold card. Okay? Bibigyan ka ng gold card. Okay? Pero yung gold card, it takes time kasi si grantor lang ang nag-print ng card. Wala nang iba. Isa lang, centralized ang pag-print ng gold card. Okay?
And then yung sumunod na mga program applications ay yung tinatawag na JHC and JHK. Yung JHC, yung mga corporation na mag-a-adapt ng sistema. Kasi paano tayo pupunta sa SM, hindi tayo makatransact doon kung hindi sila mag-accredit. Okay? Kaya pagdating ng araw, bibigyan tayo ng tinatawag na express card. Yung express card, magagamit natin yun sa labas. O yun, parang nagsawa na tayo ng puro talong at okra na lang dito sa Kadiwa. Okay? Punta naman tayo sa SM at makabili ng karne, isda na masarap, o ano pa man, ang aming kanisa at kung ano-ano pa. At ganun po yun, express card ang dadating. Okay? Ay yung JHC, yan naman yung mga JHK, yan yun ang mga farmers, member farmers at mga farmers na gusto nilang magdala ng kanilang produkto sa system, sa Kadiwa store. So by the way, yung walong tao encoder, ang magpapasahod nun ay ang kabil ng system. Nakaprogram na lahat yan. Walang makapandayan doon. Ang oras, kada oras ng encoder ay 140 pesos per hour. So around 1,100 something bawat araw. Okay? Ay kung 30 days, so meron siyang at least 30,000 monthly. Sa sampo, 300,000 monthly ang magagastos mo. Plus yung ibang necessary expenses. Eh siguro yung 1 million hindi natin mauubos ng expenses yun, ano? Isang buwan. Lahat ng material yun, yun ang income nung nakabil ng system. Nakagastos siya ng 1 million? Lahat-lahat? Ang kanyang remaining na matitira sa kanya is 700,000. Kikitain ba natin yan sa ano? Sa ating hanap buhay? Monthly po yun. Okay. Ang gagawin lang niya ay i-supervise yung Kadiwa system, Kadiwa store. Dahil from time to time, i-check siya ng grantor. Kakausapin siya ng grantor. Siyang kakausapin, ano nang nangyari dyan sa Rumblon? Ilan na nagpamimbro dyan? Ay, grantor, tatatlo pa lang. Bakit tatlo? Kaya walang naniniwala eh. So, mamamonitor. Di ba? Ay, kung saan, ay, namit naman, 20% na. Marami na dito nagparibalit. May kalabaw, may baka, may kambing, ay kung ano-ano pa. May gulay. Kasi yung mga magpapamimbro, dahil dito ay kaya na nilang dalhin yung kanilang produkto, magpamimbro sila, magparibalit, ang dalhin na nila ay item. Bigas? Ito ng bigas. I-record doon, bigas, 1,000. Pasok na. Active ka na. Yun ang trabaho ng my sister. Ang tawag sa kanya ay Chief Executive Officer. At kung susurtihin siya, ay siya pang ipadala sa ibang bansa na magtuturo ng sister. Anyway, yan po yung Kadiwa store. Yan ang pinaka-sento, pinaka-heart ng sistema natin dito. Without that, yan ang hindi tayo mabubuhay, kagaya nito. Hindi natin ma-internalize, hindi natin maintindihan kung ano yung pinagsasabi ko. Pero kung mayroon na tayo doon, makapunta doon, ah, ganyan pala yan. Hanggat hindi natin nakikita yon. Kaya dito sa Rumblon, naghanap tayo ng isang interesado. At isa man lang muna, kasi ang programa niyan, ang plano talaga na ay bawat barangay, bawat bayan ay mayroon. Pero sa ngayon, dahil initially pa lang, dapat mayroon isa na taga Rumblon para tayo hindi na pupunta doon sa Palawan, hindi tayo pupunta bisan yung iba, nandun pa sa Baguio magpapa-register. Kasi centralized po ito, dahil yung mga kakilala ko na mayroon system, pwede kong doon ipasa. Kung busy dito sa Palawan, dahil ang dami na nila, eh doon na tayo magparesto sa Baguio, dito sa Cebu. Ipasa lang yung ating application form, makakarestro na. At anytime yun, pwede namang ipasa sa atin yung receipt or yung record. Okay? So yan po yung Kadiwa. Yan ang priority natin. Hindi natin priority yung tayo magtayo muna ng mga locking structure. Okay? Ng mag-akwenano. Dahil ang naka-in-charge siyang ayang grantor. Mayroon siyang programa para dyan. At kung sino yung mayroong naka-avail dito sa atin, siya ang in-charge ng lahat ng produkto. Halimbawa, ang transaction is from Kadiwa to Kadiwa na. Hindi na from member to member. From Kadiwa to Kadiwa. Kadiwa ng Manila.
Wala silang marble. Tayo lang may marble. Ipakyaman natin lahat ng marble. Okay. Eh, wala naman tayo dito mga gulay ng bagyo. Okay. Sino yung mga taga-bagyo magpapadali dito sa atin? Paano mag-avail ng system? Para maka-avail tayo ng system, ay kailangan magpa-revaluate ng 110,000 system. Yang 110,000 na yan, hindi yan papasok sa G7 or KMI na account. Papasok yan sa account ng member or officer ng KMI. Pero yan, ang papasok sa iyo ay hindi lamang 110,000 kundi 132,000 dahil may dagdag ng 20%. May tubo ka agad na 20%. Kaya yan ay revaluation, nagkaroon ng panibagong value. Nagkaroon ng panibagong value. 132,000 papasok doon sa and then mag-provide ng 8 laptop kalalagyan ng application ng grantor. Okay. At yung kanyang 8 tao ay pupunta doon sa central office at magsi-seminar ng system. Para niya. Pero kung wala pa siyang available na 8 laptop, bago ha, na laptop, pwede na LG. Sabi ng grantor, hindi pwede ang LG. Madaling manalo ang system dyan. Alam ng grantor kung ano yung grantor, 160 years at alam niya, the best na IT. Expert IT. So, magsiseminar yung 8. Kung walang 8 laptops, kahit 4 lamang, kasi yun ang primarily used na mga system application 1.3.4 service registration, CDRI, community division initiation, yung quick balance check, at saka yung account information system. Yun ang most used sa ngayon. Wala pa yung mga corporation. Okay? Taker na yun. Pati sa government, na mag-a-apply din sila yun sa ng system. So, pag nagtansa ka sa government, digital na din. Di ba may pinaplano ang gobyerno ngayon na digitalization? Yan din yun. Okay. So, then magse-seminar siya doon sa Manila. Pagkatapos yun, pwede na siyang bumalik dito and sit up na. But, provided that siya po ay mayroong business permit. Kung mayroong existing business permit yung magabing, mas maina. Magagamit na po yun. Okay. Kasi magkakaroon din sila ng buwan ng grantor. Pag bumuwa yan, may letter of intent yan. Kaya wag po natin sabihin na baka maguyo tayo dun sa 110,000. Okay? So, yun po yung sa Kadiwastor. Ano naman po ang benepisyo ng mga miyembro pagdating dun sa Kadiwastor? Yun ang maganda, ano po. Hindi lang yung nag-avail ng system ang mayroong benepisyo. Pati lahat ng miyembro na doon mayroong din benepisyo. Ano ang benepisyo ng miyembro? Halimbawa, ako miyembro ng Kadiwastor, mayroong isang nagtay dito sa Tabugo, o sa Santa Fe. Ako isang farmer, nagdala ako ng aking manok. Aking manok ay 250 ang kilo. May dala akong 4 na kilo. Halagang 1,000. Ang ibabayad niya sa akin ay 1,200. May dagdag ka na? 50%. Kalahati nun ay aking nilalagat sa aking account. Kalahati nun ang pinagbinta, nilalagat sa aking account. Yung kalahati naman ay, yung kalahati nito ay pwede kong i-barter sa ibang item na wala ako. Dahil puro lang ako livestock at saka poultry product, bibili ako ng bigas. Halagang 500 o halagang 1,000 na bigas. Pagbili ko ng bigas, ibabarter ko yon, yung aking pinagbintahan, imbes na babayad ka ng 1,000 doon sa bigas,
ang babayaran mo na lang ay 700. Mayroon kang discount na 30%. Ayaw ba natin yun? Nakailang percent ay, na tayo? Oh, yeah. 30% na. Nagbinipisyo. Magbenta ka o bumili, may binipisyo. Ikot. Saan ka nakakita ng tindahan ganyan? Nakikita po natin ito po ay working na. Pag kayo ay mapunta doon sa mga lugar na may business, ay makikita po natin na itong sinasabi natin na ito po pala. Dito parang hindi patuto dahil wala tayo. So yan po yung beneficio ng Kadiwa. Nakatulong na tayo sa kapwa. Tayo pa ay mabagnagin ka. Okay? So, dito sa mga termino na revaluation, tandaan po natin, wag po tayong ma-misinterpret dahil nung makarami ito po ang nagkaroon ng hindi magandang atmosphere doon sa GC o group chat ng Taas at group chat ng Romlon. At tandaan po natin, magkaroon po tayo dapat ng tinatawag na ethical value sa ating mga sarili. Pag tayo po ay naado sa GC, wag po tayong para tayong admin. Lahat ng group chat mo ay mayroong admin. Tingnan niyo po doon sa ano i-click. Sino ang admin nito? Ay, si Juan pala. Ay, nagsasalita na si Juan, hindi pa nakikinig. Aato pa na para siyang admin. Eh, tanggalin na lang kung hindi ka nag-aato na. At tandaan po natin, lahat po tayo dito ay estudyante. Huwag po natin i-invoke yung ating mga pinag-aralan dito. Kasi ang aaralin lang naman natin dito yung sistema. Yun lang. Kaya ang minimum requirements talaga dito ay yung may tamang bait, yung may tamang asal. Pangalawa na lang yung mga pinag-aralan. Yun lagi, no? Bagamat yung ating grantor ay ang daming sinasalitang mga iba-ibang lingwahe, matalino, pero ang minimum requirements is yung tamang asal. Yan po. So, tanda tayo sa structure ng Romlon. Sana wala na akong nakaligtaan dahil lahat ito ay para sa ano, memory na lang. Okay. Ang ating bagong provincial director ngayon ay walang iba kundi si Sir Dene Goro taga San Andres, Marisol. Kasi matagal ko na po siyang kasama kung ano mga in-organize namin noon ng panahon ng mga Marcos. Nawala na nga. Wala naman akong masamang pandola. Okay. At yung ating dating provincial director ay ipinomote natin as regional coordinator na lamang. Para at least masalimut kasi itong maging provincial director. Ang dami mong i-organize. Pag hindi tayo yos dito, hindi tayo magkaka-organize. Ay nakikita po natin si Sir Dene, kaya dami na yung sinasabi. Ito si Aqua sa Alcantara, ito si ano siya. Ay sige, tanggapin sila lahat yan basta't mag-avail sila ng membership. Wala ditong tinatanggihan. Wala tayong tinatanggihan. Sabi na.